Hi guys! What's up mga ka-Bluestoppers? Welcome back to my YouTube channel. For today's video, tuturo ko sa inyo ang quick tutorial kung paano magpalit ng Facebook password para makaiwas sa mga hackers. So ito guys, tuturo ko sa inyo paano magpalit ng Facebook password sa ating mga Facebook application dahil updated na to. At sana no, i-update natin lagi, magpalit tayo no, ng mga Facebook password sa ating mga Facebook account. Yan, so para makaiwas tayo sa mga hackers na pwedeng kumuha ng ating mga account. Ayan, so syempre guys, kung napadaan ka dito sa aking YouTube channel, yan, Bluestop, no, pindutin mo na yung subscribe button, click mo na ang notification bell para updated ka sa mga future videos natin na ipapalabas katulad nito. So, ayan, panoorin nyo ang quick tutorial kung paano, no, papalitan ang ating Facebook password. Watch this. So ito guys, no, bago natin simulan, kailangan i-update muna natin ang ating mga Facebook application. So punta tayo sa Google Play Store muna guys. So check natin, no, type natin itong Facebook na application. So once na makita nyo mayroong update, update lang natin. Pero pa once na open, open na natin, updated na iyong Facebook application. So ito guys, punta tayo dito sa icon natin sa home ng ating accounts. So punta tayo sa settings and privacy. Then punta tayo sa settings. Yan, sa ating mga Facebook application account. Then, once na mayroon tayong makita dito na password and security, ito ang ating i-click. Ayan. So, once na makita natin yan, so punta tayo dito sa password and security. Click natin. So, as you can see, password and security, login, recovery. So, manage your password. So, change password tayo. Ito ang pipindutin natin guys para makapag-change tayo ng password. Then, magsaselect tayo kung ano yung account na i-change natin yung password. So, eto guys, no? So, ito ang ating main account. So, change password. Your password must be at least 8 characters. So, as you can see dito, may check nyo guys, no? Kung ano yung updated natin. So, na-updated na password. So, sa akin, 2020 pa ako, no? Yung last password na nilagay ko. So, kailangan natin i-update yan ngayon 2023. O, yan. So, ayan. So, lagay lang natin yung password natin. Yan. So, syempre, pa-blurred ko yan, guys. Yung current password, lagay natin dito. Syempre, kailangan alam nyo yung current password. Ayan. So, mahalaga guys na magpapalit kayo ng Facebook password nyo para makaiwas tayo sa hacker. Then, maglalabas na tayo dito or maglalagay na tayo ng new password. So, maglagay na tayo ng ating bagong password. Sabi dito, must be at least 8 character. Alphabet. Ayan. Or in new numerical. So, yan. So, then, retype natin. Make sure na tama ang ilalagay natin na password. No? Para dire-diretso lang tayo. Retype the new password or new password, the type new password. So, ayan. So, blurred ko lang to guys para at least nakasecure tayo guys, no? Ayan. So, once na malagay natin, makapaglagay na kayo ng bagong password. So, change password. Click nyo tong change password. Yeah. So, magpo-process yan. So, sabi dito, you change your password. So, naka-change na tayo. So, ito guys, no, kakailangan, no, meron ditong another security, meron ditong two-factor authentication para at least meron tayong protection, no? In case na mahack ang ating Facebook, hindi nila agad-agad mabubuksan ang papalitan. So, ayan guys, no, change na extra security to your account. Meron ditong authentication application, recommended siya, well recommended. Tapos, meron din ditong via text message, no, or SMS. Well, send a code to the number you choose. So, yan yung text message. At meron din ditong security keys. Use physical security keys to protect your account from unauthorized access. So, kayo na bahala dito kung anong gusto nyong security method ang pipiliin. So, sa akin, authentication app yung recommended. So, click natin to guys, no, itong authentication application. So, click natin yan. Then, next. Click natin yung next button sa baba. Ayan. So, mas mahalaga to guys na
ano natin, no, i-set up natin. So instruction for setup, magda-download tayo ng authentication application. Pwede kayong mag-download ng Duo Mobile or Google Authenticator na application sa Google Play Store. Papakita ko sa inyo guys, no. Then i-scan niyo lang tong barcode or i-copy natin to. Copy key natin tong barcode na to. Pwedeng view barcode o QR code, pwede. So sa atin, copy key. So copy key ang aking gagawin. So yan. Copy to clipboard. So, isa-save natin to sa ating mga notes, guys, no? Or bookmark. Save natin to para in case hindi mawala. So, ito ang ilalagay natin sa authenticator na application na ating i-download. So, ayan, guys. No, copy muna natin sa ating mga notepad or bookmarks. Ito nga binigay ni Facebook na key code natin. So, kailangan nakasecure yung key code natin, guys. So, dahil ito ang ilalagay natin sa authenticator application para generate ng code. So, once makapag-generate ng code si authenticator apps, ito yung dito natin ilalagay yung code na ibibigay nila. So, once malagay natin yan, mag-automatic na nakasecure na yung authenticator features ni Facebook sa ating mga account. So, punta muna tayo sa Google Play Store para ma-download itong Duo Mobile or Google Authenticator na application. So, yan. Punta tayo sa ating mga Google application. So, search lang natin Authenticator. So, sa akin, recommend ko sa inyo is gamitin nyo yung Authenticator apps ni Google LLC. No? Ni Google. Yan. Para at least legit ang application, iwas sa mga hackers, no, at least naka-secure ito dahil legit si Google LLC. So, yan, Google Authenticator application, download nyo sa Google Play Store. So open natin. So get started lang natin to, then continue lang natin. Ayan, continue natin 'yan. Once na meron may login ng Google account, i-login nyo lang yung Google account nyo. Sa akin nakalagin na. Then, piliin nyo yung enter setup key. So, enter setup key ang ating pipiliin. Then, ilalagay na natin, lalabas dyan, no, yung enter setup key. Lalagay mo dyan yung binigay na setup key or code ni Facebook. Yung kanina natin na sinave sa bookmarks or notepad natin. Ilalagay natin yan dyan. Naka-blurred siya guys para hindi makita, no? So, para nakasecure ang aking account. Then, magbibigay siya ng code. So, magbibigay ng code dito natin ilalagay. Yung enter code na binigay ni Authenticator Apps. So, yan. Balikan ko lang. So, yan. Ilalagay natin. Seconds lang to guys, no? Parang wala 10 seconds lang yata. Dapat mailagay nyo yung code. So, yan. Nag-error. So, kuha tayo ng isa pang code. So, papalitan natin yung code. Kailangan mabilis yung makakopy or mailagay dito yung code na ibibigay ni Authenticator Apps. So, ayan. So, two-factor done. So, authentication app security method is on. So, naka-on na. So, that's it guys. Ayan ang ating video tutorial for today. At sana nagustuhan mo ito at may natutunan ka, no? At magpalit ka na ng iyong Facebook password sa inyong mga Facebook account. So, mas maganda yan at napapalitan natin lagi ang ating mga Facebook password. So, ayan guys, ating tutorial. At sana may nagustuhan ko. Give thumbs, like, share muna sa family and friends para alam nila na mayroong gantong tutorial or channel na nagbibigay na useful na mga video, no? Tips and tricks na pwede natin mapakinabangan. So hanggang sa muli, maraming salamat. Have a nice day. Mabuhay mga kablustoppers. Bye-bye!